Nangangamatis sa laki ang tumor na tumubo sa labi ng isang dalagita sa Bulacan. Kahit nagiging tampulan ng tukso, hindi na lang daw siya nagpapa-apekto. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Yeda Pascual. Bata pa lang naging tampulan na ng tukso ang isang dalaga mula Malolos, Bulacan. Yan ay dahil sa lumalaki niyang nguso. Siya si Marian Gina, 19 anyos na kolehiyala. Since birth, may bukol na siya sa bibig. Yung baby po kasi, pina-check up na po ako rin. Sabi po kasi, pag laki na lang daw po, tsaka daw po ibalik sa doktor. Ngayon po, nung siguro po mga high school po ako nun, nung bumalik po kami sa doktor, sabi po ng doktor is bakit daw po hindi siya pinagamot ng baby. Ang nangyari sa bibig ni Marian ay tinatawag na hemangioma. Isa itong non-cancerous tumor sa nihi ng sobrang blood vessels sa katawan. Mayroon itong dalawang uri. Yung infantile hemangioma, this appears on a patient around 2 months to 6 months of age. While yung congenital hemangioma, ito yung present pagkapanganak pa lang ng bata. Kaya si Doc may paalala sa mga magulang. Pagkapanganak pa lang, huwag mag-atubili na magpunta sa doktor. Kasi mas maganda po na makita kagad ng isang specialista yung problema ng anak natin para hindi po ito lalala at maagapan. Sa kabila nito, binibiro na lang ni Maria ng sarili na tila kakambal na niya ang bukol. Sumasabay kasi ito sa kanyang paglaki. Pero hindi niya maiwasang maapektuhan sa ilang bully sa eskwelahan. Buti na lang daw andyan ang kanyang magulang at mga kaibigan para siya ay ipagtanggol. Minsan, masasaktan din po kasi parang gusto mo lang naman mag-aral ng normal pero may balakid ganun. Noong 2020, dahil hilig niya ang pagsayaw, naisip ni Maria na mag-TikTok. Ang views umabot lang naman ng 1.8 million. Pero kahit sa social media, hindi pa rin daw siya ligtas sa mga nang aalipusta. Puro negative po talaga yung comments nila. Dumating po sa time na tinurn off ko po yung comments para po parang peaceful na lang din po. Natuto si Maria na deadmahin na lang ang mga basher hanggang sa naging puro positive na rawang comments. Nang tanungin kung nais niya pa bang magpa-opera, ang sagot ni Marian. So, siguro po, medyo matagal yung pag-iisip. Sana niya po ako na ganito. Sana po, kung hindi man po ako, sana po yung ibang tao na mas nangangailangan, yung ibang katulad po na may ganito din yung matulungan nila. Ako po si Mobile Journal Yeda Pascual na nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga.